Bumisita si President Ferdinand Bongbong Marcos Jr. sa Cotabato City upang pangunahan ang inauguration ceremony ng 80 miyembro ng Bangsamoro Transition Authority ng Bangsamoro Region. Narito ang report ni Justoni Humamil ng GMA Regional TV 1 Mindanao. Pinangungunahan mismo ni President Ferdinand Bongbong Marcos Jr. ang inauguration ceremony ng 80 miyembro ng Bangsamoro Transition Authority na isinagawa sa Bangsamoro Government Center sa Cotabato City. Kasama ng Pangulo, sina Senate President Juan Miguel Zubiri, House Speaker Martin Romualdez at DILG Secretary Benjamin Abalos Jr. The diverse representation now of the BTA speaks volumes of your answer towards that call for unity, of shared responsibility, and the invitation to advocate peace and development in the Bangsamoro region. Sa 80 na BTA members, 41 sa mga ito ang mula sa Moro Islamic Liberation Front at 39 naman sa government sector. Samantala, 31 sa kanila ay mga newly appointed member at 49 naman ang matagal na sa serbisyo simula pa noong 2019. Umabot sa 31 bills at resolution ang naipasa ng grupo sa parliament noong pangtaong 2019 hanggang 2022. Aprobado magmiyapitong priority codes tulad ng administrative, education at civil service. These are cornerstones of BARM moral self-governance. But nonetheless, no matter how impressive the gains that the Bangsamoro have already seen, I always think this is just the beginning. Bago ang inaugurasyon, sabay sa nasagawang sesyon ng BTA Webes ng umaga, nagsagawa din sila ng eleksyon kung saan muling nahalal bilang speaker ng BTA si Attorney Pangilian Balindong. Positibo naman ang pananaw ni BARM Interim Chief Minister Ahud Ibrahim na magiging matagumpay ang pagsisimula ng Bangsamoro Transition Authority sa taong 2022 hanggang 2025, alang-alang sa mga taga-Bangsamoro region. Today marks the beginning of a new chapter in the Bangsamoro's quest for lasting peace and development in our homeland. Aniya, dahil sa magandang pagpapatakbo ng Bangsamoro government, mas umunlad pa ang komunidad. Nabawasan rin ang natalang kahirapan. Gumanda din daw ang kalidad ng edukasyon sa rehiyon. Ako si Jess Tony Humamil para sa GMA Regional TV.